Pasok na tayo. Item check. Yes, makikita naman natin Kaja going for that mana regeneration item. Nako, mainit-init ito doon naman sa kabilang team natin. Siyempre, the usual boots, jungle item, and mask. Makikita natin kila Popol and Pupa. And as we can see na nga dito, look at that rotation. Tamang hinala dito si Kraparin Baymax onto the bottom side. As we can see, tatlo nandyan. Focus Fire Funeral, protecting dito yung Bruno. But then, onto the middle lane, ako si Doggy, protecting the middle lane tier 1 turret of Wild Drifters. Yes, for both sides of the team, no, kanya-kanya muna kuha ng Repolyo. And I think right now, Bruno is going for his own purple buff, pero Deb. And ako si Doggy dito nag-aharapan sa may damuhan delikado yata si ako si Doggy. Pero here comes a follow-up on the side of Wild Drifters, First Blood. At tropa natin na si Deb. Shilor talaga doon ni, ano, no, ni Tamos natin, no? Na-clear in siya para lumapatay nila doon. And look at that, nag-payoff rin naman for the First Blood. And as we can see here, kumukulit pa rin dito ang tatlong miyembro ng Wild Drifters. Simply packing away. Yes. Siya lang din. Nakita dito ni Polo. Nakuha, yes. Yes, nakita and nalait mo. Nakita nga yan, yan. Dian dito bumaba para target niya si Bruno. Pero meron din mga Purify para makatakas ng demand. Dian, still on the go with the bouncing ball. Here comes Escanor from behind. Pero wala natang ejector. Hindi umabot. Talaga ako si Doggy mapapatakas. Pero look at the Chicho Dog. Still on the go. Oh my God! Boy. Kinagat look. Si Doggy ng Doggy. And doon lang natin ang ganda ng perfect match dito. Umabot hanggang loob. Pero take it down by the turret. Tuloy-tuloy ang laban. Uy, buhay pa rin si paring Polo, pero disengage na ang U-Level. That is going to be a 3-4-2. Actually, a 3-4-1 exchange in favor of U-Level. Maganda yung inalabasan doon. Yes. At ang ironic nun, no? Pinatay si Boss Dog sa isang doggy na Chicho Dog dito ng team U-Level. So, ang cute tignan. Hinabol siya. Pero, hinabol si Boss Dogs ng isang doggy. Oo, mismo. Pero dyan na nga makikita natin, ha? U-Level Firm versus Sorry, I'm Nuts. Itong dalawa, yung name sila dito, palaging may sorry, no? Nagsisorry sila agad, humihingi ng pasensya. Pero dito, hindi na humihingi ng pasensya ang U-Level. Pero pumasok na dito si Sorry, I'm Nuts. The Dragon, kinunik na kay Kenshi. DMA out, pero nahahabol pa rin with a shield go. Ang Chicho Dog kumahabol kay Sorry, I'm Nuts. Pero nakatakas nun din naman, successful runaway by Nuts. Grabe, no? Speaking of ano, no? Nawala ng pasensya. Talagang ubos ang pasensya nung Cho. Sabi, ay, hindi ko naantayin yung tropa ko. Papasukin ko na yung Claude kasi kaya ko naman siyang i-pick off. And yun nga, na-pick off niya. Very successful yung tropa natin si Claude. And makikita naman natin dito, Wild Drifters taking the Repolyo. Sinubukan ang agawin. Yung Repolyo, though hindi niya nakuha Blessing Duel coming from Claude, hindi nakapag-clear ng minion wave. Instead, back to the Repolyo. The purple buff is almost up for the side of U-Level. So, tignan natin. Ang ganda na follow-up dito. Perfect match. The stun will connect. Uy, yes, connect. Pero ang ganda ng pasok dito ng ating Uranus. Plus, syempre, Fatal Links. Escanor try to run away pero hindi na makakataka. Sky Boss Hollow. Medyo matagal yung naging skirmish doon, parang Baymax, but then nag-success pa rin naman sa loob. So, it's a good thing. And then, the first turtle of the game, up for grabs na nga. At mabanggit ko lang, kanina, no, napansin mo, dalawang Little Wanderer na secure dito na Wild Drifters. But then, this is the first time na nakasecure sila na Little Wanderer, which is a good thing for Kenshi. Lalo naka-Bounty Hunter siya with a 2-1-1 KD, yes, securing another Fiend buff, or rather, the Orange buff. Yes, actually, that is very good, no, for the Claude. Kasi nga, tama ka, the Bounty Hunter is being utilized by the U-Level by giving the kills onto the Claude, no? Yes. And right now, very aggressive place na pinapakita ng U-Level. Pero Kenshi nahuli dito, Purify has been activated. Dian might fall down by Polo. Polo's damage is enough talaga to take down the tank. Si Dian. Yes. Maganda yung pasok nila, yes, pero not enough damage coming from U-Level. Yes, saka sakto-sakto yung wave of the world ni Bruno, which is the ultimate. Nag-bansi-bansi dun yung bola niya. But then, flicker in dito si Escanor trying to chase down. Sorry, follow lang po. Pero nandito na si Sumpak. Together with Sumpak. Trying to run away. Grabe. But then it's not enough. At nakasecure sila ng another kill at the bonus pa dito, ang Crab Coin. Oh, grabe naman sa follow-up yung ating team, Wild Drifters. Pero eto, Dricado yata yung kalagay ni Boss Dog. Hindi niya alam na may dalawang laman yung ating damuhan. Chicho Dog will connect, yes. Pero di yan, hindi aabot dito yung kanyang Tyrant's Range. Yes. No? Actually, Tyrant's Revenge.
Tyrant Surprise Rider, pero makikita mo dito, ah, sorry, Paolo lang to, try to, to protect sana yung middle lane turret nila doon, but then, hindi naging sapat, pero sorry, I'm not Chichun Dog, please stop Chichun Dog, tapos pala, pate, pero mag-magin sa kamit sa wala, nakita mo ba yun? Ang ganda rin, oh, ang leanness actually ng pagka-shun po ng tropa natin na si Joe. Pero right now, you level might want to take this bottom tier turret. Pero iniwan ng Claude, no? Kasi nga nandito yung Kaja, pwede siyang masabunutan. Pero di yan, delikado naman yung kalagayan dito. Ang ganda na pasok sa paring bar, walang kasama. Pero Chichu Dog will bite him off the trap. Will also proc here, hindi siya makatakas, hindi makatalon. Look at the free throw, RKO sa tatlo. Blazing do it, galing kay Claude. Kaya dead, taking down the Atlas. That is a 1-4 non-exchange in favor of you level. Maganda yung pagka-pick off nila doon. Van, medyo maasim. Thank you pala sa mga viewers natin na pinapansin. Good points na rin yan para sa amin kasi hindi naman namin naririnig masyado pag on-cast na kami or on live. But look at that. Sorry, follow lang to. Starting the third level here, pero naispatan siya ni Escanora. Good thing na rin. Ayan, na-reset na lang, na-reset. Parang Baymax. Yes, Wild Drifters right now still has the upper hand when it comes to objectives kasi sila yung unang nakakuha ng turtle natin pero namatalo naman si Chichu Dog dito si ako si Doggy. Ako si Doggy, kinakagat na naman ang maliit na Doggy. Pero disengage muna. Coming from you level, the turtle is now up and is being taken by Wild Drifters pero medyo nagka-reset na naman dito, Van. Maganda yung pasok dito. RKO hasn't been used yet pero look at them. Almost that HP na yung natira sa kanya rito. Hindi pa rin makagalaw si paring Van. Wala pa rin tayong RKO na makikita on the turtle side na makukuha na lang na Wild Drifters dito yung pagong, guys. Walang naging casualty doon paring Baymax, ha? Although nagkaroon sila ng PT-can portion doon, suntukan portion doon, balag-bagan. Pero ako si Doggy pumaposition, but then, on the bottom line, nakikita mo ba yan si Kraft? Hulahan na, pero may immortality na siya, even though it's too early, pero okay na rin yan. Dahil yung patakas sana, pero nakita siya ni Sumpak Wandu. Immortality is down! Delikado si paring Van dito. Here comes Dia with the follow-up bouncing ball. Look at the crits na binitawan ni Sumpak. Napatras yung bouncing ball coming from the Upra natin dito. Van, hindi na mataan sa tumuhan. Claude, no, not utilizing the bounty hunter anymore. Instead, focusing on farming right now. Item check tayo sa Great Mr. Direct. Tignan natin yung item ng Claude. May kita naman natin dyan already going for the bounty hunter na meron ng Raptors Machete. Ayan, maganda na naman yung nabubuhay para nasa delikado yung kalagayan dito. Ejector has not been activated. Nasipapa dun sa area natin ng tropang Showhead, and that is going to be another kill for Wild Drifter 7-5 tayo, Maring Athena. Okay, makikita naman natin dito, di ba? Demon Hunter purchased by Kenshi, nagpe-pay off rate pag-farm niya. But look at that RK! Oh, to the three levels of your level, nakakaubos ang lahi pa nga dito. Pero look at Achichu Dog, hinangat, ngat, ngat, ngat. Pero pinatay sa amo niya dito, krapulahan, napatay pa siya. Sorry, polo lang to, humihingi agad ng pasensya. Grabe, pangalan pa lang mapapatawad mo na si Boss Polo, no? So eto na nga ang kalamangan natin is 3,000 gold in favor of Wild Drifters pero lamang ng turret takedown ang U level naman natin, no? Though yung farming wise talaga lamang ang Wild Drifters and I think nagkakaroon tayo ng another engagement dito Way of the Dragon para makatakas yung show natin. Uy, pero here comes Escanor, medyo bumugusto. Unstoppable force been activated pero Faker papunta sa kabilang side. That was a good play coming from Nat. Debated. Pero makikita natin dito pare Baymax. As you can see, si Sumpak Wangdo lagi siya may kasamang isa na magpro-protect sa kanya. Hindi siya pinapabayaan. And then the pick-ups ni ako si Doggy is on point din. Pero hindi rin namin matatawaran yung ginagawa dito ni Dev. Diba? With, together with Kenji, nakukuha nila yung gusto nilang kunin. Yes, tama ka naman dyan. And props din kay Kenji kasi hindi siya maasim. Sa teamfights, talagang pinoprotekta niya yung sarili niya and tinatansya niya kung kailan magandang pumasok. And I think kapag hindi kompleto yung Art of Thievery niya, hindi rin siya masyado nag-i-engage. Pero Scanor dito, huli ng RKO, look at the free tropa natin na si Bruno. 3 hits ang kailangan para makuha si Johed. Diyan dito tumuloy with the bouncing ball, pero the stun will connect. Look at the last insanity onto that Bruno. Bruno will fall down onto this fight. Kenshi with the double kill. Yun yung sinasabi ko, pero hindi pa tapos yung laban. Way of the Dragon coming from Master Purify, coming from David Habul dito ng Chu. Wala na siyang alagang Doggy. Diyan, sinusubukan tumakbo, pero mega kill si Boss Polo. Kram is the only one left on the team. New level is being dominated right now. It's a 4 versus 2 trade dito, pero makikita natin dito muntik pa ma-wipe up on you. Then Crab is left to fend for their base dito sa middle lane current. Sorry, I'm not tuloy-tuloy pa rin sa pangungulit dito. Last insanity, kinasa na.
pero hindi rin naman hinaboy. Pero Escanora, gusto talaga, sinusundan niya mabuti dito si Nats. Kumukulit, look at that. Way of the Dragon, 1v1, but then out to Doggy, out to the back line, sinabunutan, out to the hit. Ang ganda ng follow-up ng ano, di ba yung judgment ng kaja natin doon, ha? Ang lingles, yung pagtapagkasipa, pagbabang pagbaba, hindi ka nagagalaw. Di ba yung judgment to the face, sabi ni Boss Doggy. Pero eto, Dian, bumabatak mo naman, nagkasalubungan sila nung pari natin na si Van. Uy, tuloy ang labanan dito lang sa Sanitas, binactivated once again, hinahabol niya lahat ng core members dito, pero medyo nakatakas. Van, still alive, ang ganda rin naman ng RKO sa tatlong miyembro. Kenshi on the pre-hit dito, pero wala siya masyadong damage. Look at the Blazing Do It, sa may BMI out ng Dirman. Cram still on the go, naiwan na naman doon sa may gitna. Si Boss Polo, makunat, sorry, I'm nice, still on the go, assassinating everyone na sinusubukan tumakbo. Look at the Jeet Kune Do, double kill na tropa natin, pasok ang loob ng turret, triple kill yung Do. Actually, yung Cho, nakuha pati si Do, pero ating Escanor will be taking down Nats. That sobrang init na ginagawa, pero look at sumpa, taking down the first hit at the third hit in the mid lane, very successful as well. Escanor is the only one left to defend their homeland while Drifters dominating the match. Even though na napitas dito si Kenshi, pero nandami siya with the double kill, so it's okay pa rin naman. Pero alanganin, lalo may Lord up for grabs na feel ko talaga sinisimula na dito, while sila Escanor talaga pilitin nyo na lang na i-clear up yung minion wave nila. Let's look at the Lord direct. Ayan na nga, mabilisan lang, isang speed lang. Ayan, isang speed lang. Uy, grabe yung item ng Bruno natin, going for the endless battle, tapos Berserker's Fury, while yung Tamus, wala pang bloodlust axe yung Tamus, no? Pero grabe yung sustain talaga given by the Queen's Wing. Sa kabila naman yung Claude dati, medyo nakakahabol na ng item, pero hindi sapat against the crits of the Bruno. Ayan, going for the endless battle as well. And look at the Popol. Tank item build right now, kaya medyo bitindin ang damage nila. The X-Borg, Bloodlust Axe and Immortality. Good item choice para sa magkabilang. Hindi na makapunta kasi sa buffs nila. Hindi makapag-farm yung Claude natin kasi lumiliit yung bata nila, pero lalo lumit. Pero wala na yakap kung hindi yan. Oh my gosh! Nagtakbuhan yung members ng Yula doon na nasa bunutan ni ako, si Doggy, si Dian. But then again, kailangan nagdepensa ang Marino dito ng Yula level. Baymax, they still can melt this Lord, meron pa silang on the mid lane buo para manhapas ng sweeper. Yun lang, pero yan ang nakikita natin, kalahati raga dito yung buhay para natin. Oh my gosh! Nakuhaan na naman sila ng isa dito. Tuloy ang bakbakan natin. Look at the aggression na binibigyan ni paring Van. Van still to go, wanting to have another set up. Pero Kiki Doki is dead to defend. Not still. Bumabatak dito sa may gilid. Medyo may nasa bunutan naman. Dev is going down as well. Here comes Dian though. Bumabatak. Walang minion ng Wild Drifters. Pero wasag na rin lahat ng pintuan ng kanilang base. Van, mapipilitan mag-glass insanity kasi wala na traga amo. Pero look at Wang Du. Jesus Christ, the damage is real. Kenshi will be using his ultimate, trying to run away. Pero Wild Drifters will be taking out the first victory.